Nicole and Chris. Magandang 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 morning. Luzon, Visayas, and Mindanao, Metro Manila. Hello. Parang gutom ka ba, lasing? Parehas, o partner. Parehas, kapag ka ganitong ano na, alam mo na, hikahus na. Nanganib na naman, ilang araw pa bago pumata ka araw ng sweldo. Mga feeling ko gutom ako ngayon eh. May lang, sarang, gusto kong kumain na masarap. Oo, oh, ako din. Oo, oh, kaya lang malayo yung girlfriend ko eh. Ay? Ano, gusto mo may kasama masarap? Oh. Hindi, masarap kasama. Masarap kasama? Mas masarap kumain ng may kasama. Correct. Oo. Gusto mo ba yung kumain? Dati naman kumakain ko mag-isa. Arte na ito. Arte na ito. Pero alam mo, kaya ko kumain mag-isa. Oo. Hindi ko lang kaya kumain mag-isa pag buffet. Malungkot. Oo. Sa bagay, oo nga. Mas nakakaano kasi, ewan ko ha, may mga kasama kasi akong ano, parang yabang-yabang nila pag ano, pag kumakain sa buffet. Bakit? Hindi ko alam. Siyempre, siyempre mayabang sila kasi. Oo, may ganun, may, ano, may angas, no? Kasi, paano nila nayayabang? Hindi ko gets. Parang kunyari, ako lang nayayabangan. Baka ikaw lang sa kanila, wala lang naman yun. Paano? Hindi pa parang alam na alam nila yung pasikot-sikot ng buffet, gano'n. Pag gano'n, mayabang agad. Huwag ka naman! Oh, hindi pong, kunyari, try mo to, masarap to, ganyan-ganyan. Hindi ko nga siya gusto. Tapos kunyari, pagbalik, kukuha ulit. Pagbalik sa table, may bida na naman bago. May binibida ikaw lang na naman yun, bago. Partner. Gusto lang nila ikaw, gusto lang nila i-maximize mo yung experience mo sa buffet. Iba yung dating sa akin, mayabang. Issue. Mayabang agad. Hindi ko kayo pinipilit pakain sa akin yung mga ano, yung mga sushi ay, yung mga, ba doon. Ay, yung mga... Ay, ito, mas promise maganda. Tapos pagbalik niya, isang bulto ng sushi yung ano. Ay, hindi. Yung, hindi, hindi mayaman. Yung patay gutom. Hindi mayabang ang tawag. Yung patay gutom. Oh. Sa palagay ko, parte ikaw lang nag-iisip ng gano'n. Kasi gusto lang nila na maging... kasi alam naman nila patay gutom ka. Gusto nila na sulit yung bayad. Niyayabangan ng pagka gano'n. Lumilipat ako ng bilang table. Nakikisama sa ibang tropa. Gabi, no? Usong-uso yung mga buffet sa Pilipinas, no? Oo nga, kaya dami matataba. Oo, true. Dami matataas ang sugar. Oo. Eh, kasi naman, pag buffet partner, talaga namang ano eh, ano tawag dito? Talaga namang masarap kumain. Susulitin mo talaga eh. Pero the best way talaga para sulitin yung mga ganyang klase mga buffet is una, kakainin mo dun is yung hindi mo usual na nagbibili. Oo. So kung halimbawa usual na sa'yo yung ano yung kanin, yung at kanin, fried rice. Oo. O kaya yung usual na sa'yo yung pizza. Oo. 'Di ba? Pwede yan. Titikman mo kung anong klaseng pizza meron sila. Pero hindi bubusugin mo dun, yung sarili mo dun sa pizza. Eh, regular mo naman siyang pwedeng bilhin eh. Tama. 'Di ba? So yung hanapin mo yung kakaiba. Yung mga kakaiba talaga. Hanapin mo yung chef. Oh. Masarap naman siya, 'di ba? Charot. O ganun. O, so good luck sa mga nagbabalak din ng buffet sa darating kasi, na Valentine's Day. Di ba minsan kunyari pag o-order ka ng ano, pwede nyo i-consider yung buffet. O kasi pwede kayo mag-stay doon for 3 hours. Oo, depende pwede. Sa lakas, ano, sa lakas nyo kumain. Tsaka masarap magkwentuhan. Tapos babagalan nyo lang yung mga ganun. Ang hindi ko, mahilig ako sa buffet partner. Ang hindi ko gusto yung shabu-shabu. Okay. Ayoko ng shabu-shabu. Kasi, sarap yun na. Ha? Sarap yun na. Yung shabu-shabu. Iba yun sa'yo eh. Huwag ka nagaganon, hindi partner. Maraming bawang yun sa akin. Na shabu-shabu. Oo. Isa sa inyo yung sikreto, yun nagpapasarap. Ah, kaya pala wala lasa yung akin. Hindi ilagyan mo lang ng gulay. Oo, hindi kasi parang hindi ko lagi makuha yung timpla niya na parang ano masarap. Tapos ang kalat niya. O baka ako lang yung makalat. Kaya ako lang yung may issue sa shabu-shabu. Oo, ang sulit sa akin, partner, samgyup. Ayan, oo, masarap sulit din yan. Sulit na sulit talaga ako. At gusto ko yung mga samgyupsal, partner, na merong buffet. Pero kasi ano lang, tama, diba? Tama. Merong yung grill-grill lang. Pero meron talaga na may kasamang buffet. Yun, sulit talaga ako yun. Ako ka ng beef, no? Oo. Kaya syempre, paglabas mo, sakit ng batok mo, no? Siyempre naman. Litig pa more. Harap diba? Pero yung shabu-shabu talaga, hindi ko siya ma... Ang sikreto niyan, talagyan mo na maraming bawang. Or baka, hindi rin ako mahilig kasi sa sabaw. So parang ako hindi masabaw ko siya... Ako eh. Oo, kaya... Kaya nga, obvious na mas utak mo, partner.
Consistent kasi. Mahilig ka sa sabaw, kaya utak mo. Sabaw-sabaw. Kaya singit ko, nagsasabaw-sabaw din minsan. Kili-kili, sabaw din. Ay, pwede niyo consider yan kasi masulit nga. Ako na-realize ko din siya. Kasi di ba, partner, pag nag-compute ka, halimbawa, apat kayo magtotropa, kakain kayo sa restaurant, correct, minsan naabot siya ng 3,000. Diba? Minsan 35 kasi iba-iba yung mga o-orderin. Mm-hmm. Eh, samantalang meron mga buffet na 499, 599, ganun din. Anli pa. Correct. May kasama pang dessert. Oh, diba? Ang minsan lang akong ano, na napapahiya, partner, yung kapag hindi kasama yung drinks sa ano, sa buffet. Naranasan ko yung partner sa ano, Shangri-La. Oh. E di ano, kuha ko nakuha. Dami ko yung kinuha ng ano, inumin. Oh. Eh kasi normally kasama naman talaga. Oo, dapat. Oo. Hindi, pero usually sa hotel hindi eh. Yun. Pero may mga hotels na na kasama. Mm. Pero yun, hindi. Mm-mm. May nakasulat kasi na maliit na ano, na English kasi. Basta ibig sabihin nun, hindi siya kasali. May 350, partner. Hello? Additional 350. Hello? Kasi mula ano yung walang tubig, ganun? May tubig. May tubig naman. Pwede yung tubig. Walang pero yung juice? May walang pa juice? Wala. Ano yun eh. Parang ano, Sofitel. Hindi din naman kasama yun eh. Diba, natandaan mo dati, pa-wine-wine pa kayo, tapos hindi naman pala kasama. Sabi nila, tinanong namin, laman namin may bayad. Oo, sabi nila, na hindi na lang po. Okay lang naman kami hindi uminom eh. Magtatanong. Oo. Sa tingin ko, sa mga buffet-buffet na ganyan, huwag mahihiyang magtanong. Tama. Diba? Huwag mahihiyang magtanong, may bayad ba ito? Diba? Kasi mamaya, lahat yung mag-order, nag-iisa kayong bote, nag-iisang glass. True. Tsaka magtatanong ka rin, kasi halimbawa, sa mga mamahaling hotel, hindi kasama yung mga soft drinks. Kung mahilig ka sa soft drinks, tatanungin mo din kung magkano. Kasi baka akala mo, diba, 60 pesos lang yan or 30. Hindi. Pag sa hotel, mas mahal siya. Oh, kaya times diba? 10 dyan. Oo, 250 agad-agad. Isipin mo yun. Pero dapat matik na yun, may pa-drinks na. May bakit ka ba nangingialam? May patubig, partner. Walang pa-drinks na. Walang kolon. Buti naman may patubig. Oo, meron. Kasi may kinainan akong ano, ihaw-ihaw. Mm. Karinderya. Ewan ko, nakakain ka na dito sa may breakwater. Sa CCP. Oo. May ihaw-ihaw dyan ng pusit eh. Sa may breakwater. Mm-hmm. That time, hindi ko pa alam na ano, na walang patubig yung tindahan. Walang patubig. Eh, sasakto lang yung pera ko. Paano yun? So, kung ano ka, kumbaga, compute ko na. Nabilawakan ka na, violet ka na, hindi ka pa. Okay. Wala talaga silang patubig. Sabi ko, karinderi po kayo, wala kayong tubig. Bibili ka. Ah, bibili. Bibili mo yung tubig sa hindi, kanila. Hindi, partner sa may breakwater. May patubig sila, pero galing breakwater. Galing dagat, may mga lumulutang na basura. Correcto. May kasamang lumulutang chippy. Type mo yon. Kaya dapat siguro, dapat magtatanong. Hindi, dapat matik yung water. Oo. Kasi karinderya kayo eh. Pero, tsaka karinderya. Pero bibili hindi po yung tubig dito, ha? Hindi rin lahat, partner. Siguro kasi, partner, baka may mga sumakit na yung chance sa tubig nila, baka hindi filtered. Kahit na, kaya ko lang yan. Guha ng issue. Hindi ganon. Importante pa, paano kasi nabilaukan yung taong kumakain sa restaurant nyo, sa karinderyan nyo. Yung iba kasi talaga may bayad. Halimbawa sa ibang bansa, kalimutan ko kung anong country yun eh. Yung tubig, merong bayad. Okay. Pero minsan, dun sa country din na yun, wala din naman bayad. Minsan may bayad yung yellow, ganyan. Hala? Oo, ganun talaga. Di ba dapat batik yung pagkunyari na sa ganun service or ano? May kasamang tubig. Okay, tapos may yellow na din. Hindi. Di ba? Natanda ako, partner, nung pumunta kami ng Hong Kong, yellow lang, di nila ako maintindihan. Eh, nung time na yun, parang wala pa akong Google Translate sa phone. Oh. Ang tagal ko na pag-usap, tapos ang nilalabas, iba, kung ano yung nilalabas sa akin, partner, nilabasan akong Peking duck, nilabasan ako ng ano, sabi ko, ice, ice. You know, water. This, it will be. Yung pinatigas ko yung katawan ko. It will be strong. Water, hindi nila nakuha. Nakakaloka. Tapos may bayad. May bayad yung yellow. O, di ba? Iba-iba. Pero again, babalik tayo. Kung yan yung mga plano mo sa darating na Valentine's Day, ayan, buffet, ayan. Ayan, maganda yung consider yan. Maganda i-consider. Tapos maganda yung alam mo rin yung detalye. Para tama. Ano. Kami din, alam mo, sa restaurant, kahit hindi naman ano, nag-briefing na ako sa pamilya ko. Sinasabi ko, mag-order tayo ng ulam tsaka kanin. Mm-hmm. Pero walang mag-cook, ha? Sa labas na lang. Sa labas na lang kasi mas mahal dito. Correct. O di naman kaya, well, hindi, ayoko na i-share yung gawain namin. Baka hindi na kami papasukin sa restaurant. O ganon. Ititimbre na yung mga pagbumukha nyo. Pag bumasok tong pamilya na to, manmanan nyo, ha?
O, hindi, basta ganon. Ano, kasi minsan, may budget ka. Katulad yan, yung sa'yo, partner. Oo. Yung budget mo sakto lang. Di mo alam kasama ko. Kanina tsaka ko dalawang barbecue lang yun eh. Nabilao ka nang kasi tuyo-tuyo. Wala man lang pa sabaw. Dapat nga, may libre sabaw pa yun. Kaya nga, o. Kasi karenderia. Tapos wala din tubig. Nag-ipon talaga ako ng laway. Oo, di ba? Para ano, panulak. Buti na lang, partner. Hindi mo in-order, uraro. Kasi mo yung partner, walang tubig, uraro. Tuyong-tuyo na, hindi ka pa makalunok. O, wala diba? Din yung CR eh. Yung nakaka-bad trip. Wala rin CR. wala rin maiinom. Walang source. Wala. Kundi bibili. Ewan ko ba? Kakaloka talaga. So anyways, ganyan. Maganda yung maging wise din kayo dyan. Pwede namang ano eh, huwag na kayong bumili. Kasi minsan yung drinks, mahal, yun yung nagpapamahal. Yung may budget kang, halimbawa, budget mo, 2,000. Tapos may mga magmamango shake. Nakakainis. Bakit kayo nagmango shake? Magbabayad ba kayo? Ang hindi nila napapansin, di ba yung mga kasama mo, yun yung nagpapamahal talaga. Yun yung nagpapamahal yung drinks. Discarded din ng mga waiter yan eh. O di ba nagsasuggest sila, o suggestive selling, blah blah blah. Baka mas nyo po ng shake, ng smoothie namin, o kaya ng juice. O ikaw naman, syempre nauna yung isa, tatanungin din yung waiter yung kasunod. Correct, so lahat ganyan. Nagagayahan na. Lahat na, eh, magkano yung shake? O, simbawa, 120 isa. Edi isang po sila, 1, 2 agad. Eh, kung nagtubig kayo, edi sana nakasave kayo ng 1, 2. Kaya nga. Huwag pong ano, huwag nag-order ng drinks, hindi magko-contribute. Kung magko-contribute kayo, di sige. Kung kanya-kanyang diba? Bayad ng drinks, di okay lang. Tama. Ang ano namin, diskarte namin dyan kasi nanay ko may senior partner. So siya, ang nanay ko, lagi may karapatan mag-coke yan. Kasi yung madi-discount niya, yun yung pambili ng Coke, di ba? Tama. Yun, ganyan. Basta magtatanong. Correct. Para hindi mapahiya. Yan yung tama. Yung mahalaga dyan. Tapos, wag nang mag-order ng mga ano, ng mga extra. Correct. Kung hindi naman na kailangan. Yun talaga yung nakapagpamamahal. Water is life naman. Ganyan. Shabu-shabu, saan ba masarap kumain ng shabu-shabu? Hindi kasi ako mahilig kaya wala akong ma-recommend. Ako favorite ko of ano kayo fan ako ng ano eh ng shabu-shabu. Sige, fan ka ng shabu-shabu, saan yung masarap na shabu-shabu? Basta. Ang dupang naman nito. Grabe, swapang sa impormasyon. Ayaw sa circle, sa Timog, yung Gokizip dyan. Gokizip. Try mo dyan, partner. Gokizip. Oh, madaming Koreano dyan. Masarap yung sabaw nila. Sabaw lang lagi, tinan mo. Konti lang in-order kong ano, panlapan sahog, pero puro sabaw ko na sabaw. Hindi ba Anli yun? Anli, may ano sila. Anli sabaw. Hindi, yung mga laman, hindi. May set na siya eh. Nakaset. May set na siya. Isang tray ng gulay, isang tray ng mga ano. Pero kung gusto mo mag-unli, pwede rin. Okay. Depende. Pero yung sabaw unli. Oo. Meron kami kinainan dyan sa may, ano naman, minsan may makakita ka talagang good finds eh. Mm-hmm. Minsan nga, yung mga tawag dyan, hole in the wall. Yung mga hindi mo, yung mga hindi siya malalaki. Hindi akalain, pag nagsisimba kami sa Manawag, meron dyan pagbaba ng simbahan, lakad ka lang ng konti. Meron dyan, unli lugaw. Okay. Oo. Parang, halimbawa, may order ka ng basic, ganyan. Tapos unlimited yung lugaw. Uy, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon, baka lahat kayo pumunta doon. Hanapin ni Google. Tara sa Manawag. Oo nga, na-enjoy ko siya. Kasi nung time na yun, talagang kanin is life sa akin. Isipin mo, unli yung lugaw. Sarap kaya nun. Tapos magdadagdag na lang. Kung gusto mo, syempre. Syempre, yung basic, yung mismo congee. Pero syempre, yung mga sahog nun, yun yung may bayan. Hindi na unli yun, ha? Unli egg, ganun? Unli tokwa? Hindi. Kapal na mukha mo. Unli rin ang kapal na mukha mo kung yung unli, kung may ka ng unli egg, tsaka unli tokwa. Pero nakakatuwa yun, di ba? Oo nga. Mm-hmm. Iniisip ko nga paminsan kung paano sila kumikita yung mga ganyan. Eh, paano kung napunta sa mga tulad natin, partner, na ang lakas talaga? Mga masisiba yung nagkataon. Isang araw, masisiba lahat ng dumating, no? Diba, lugi-lugi. Lugi ni Kosyo! Ay, nako. Hindi ko lang gusto sa shabu-shabu yung ano, syempre, mausok yan, eh. Mm-mm. Parang steamy mukha mo. Oo, yun nga sasabihin ko, parang nag-steam ka. Pagkatapos, labas talaga yung mga pores mo, yung mga whiteheads mo lalabas. Isang tiris labasan na lahat. Ako gusto ko samgyu. Oh, masarap yung samgyu. Ang dami mo ng carcinogens, part. Ha? I don't care. I don't even know how to spell carcinogen. Kung alam ko ano yun eh.
Carcinogen mo mukha mo. Mukha mo carcinogen. Carcinogen your face. Hindi ko rin alam kung ibig sabihin nun eh. Narinig ko lang. Para lang mukhang matalino. Minsan ba may mga ganun ka partner? Para mukhang matalino, gagamit ka ng mga salita. Diba? Diba? Parang gagamitin mo kahit hindi naman siya parang maisingit lang. Oo, oh, parang diba? Yung ano yung sang-stop natin. Yung kaya nga yan, carcinogen. Oo, oh, yan, yan. Ang dami mo ng carcinogens. Yes. Taray nung carcinogen. Ano yun? Yes. Basta. Ano yun? Ay, naku, nakakalo. Yung isang staff natin kinawa sa buhapon, sabi ko, nagawa mo na ba yung matrix ng schedule? Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Ano po yung matrix? Sa research mo, lakas makatalino ni matrix eh. Minsan gumagamit tayo ng mga salita para mukhang matalino. Oo kaya, di ba? Pero... Jargon-jargon ka din. Siyempre. Parang ka-eksena kang matalino. Tulad ng carcinogen, di ba? So sa susunod na may makausap ka ng kaibigan mo, ganito pwede. O mag-samgyup tayo, ganyan. Eh kulang pa pera mo kasi wala pang sweldo, di ba? Adose pa lang ngayon. O di ba? So ano sasabihin mo? Adose ba ngayon, partner? Adose. O hindi, adose. Out. O, adose nga. O. Ganito talaga pag kulang po sa kain. Pero yung araw hindi alam. O, di, wala pa sweldo. Basta wala pa sweldo. Ito na yung mga moment na ano, partner, nanganganib-nganib na yung mga pera. So, mag-aano. O, samgyup tayo, guys. Ganyan. Yan, yung eksena sa office nyo ngayon. Tapos ikaw parang hindi ka nagsasalita. Na-imagine ko rin yung, ano, yung eksena sa utak mo. Hindi ka nagsasalita. Parang busy ka, nagtatype ka sa laptop mo. Ganyan. Tapos sasabihin nila, o, di ka ba sasama, Camille? Wow. Yung pangalan. Specific. Detalyado. Hindi ka pa sasama, sis? Camille, ganyan. Ah, no. Kasi, what? Samgyup? Daming carcinogens. Makatalitalinuhan talaga. Nakaka-lurking. Ano po yung mga, terms? Mga yung apple cider, ano apple ba yan? Cider vinegar. Oh, ganun. Hindi naman malalim. Pili ko lang sa mga talino. Sa amin, susawan lang kasi yan eh. Hindi na. Bakit sa bahay nyo ba? Pakuha ka ng apple cider vinegar hindi. Yan. Kasi hindi naman apple cider yung vinegar namin. Ay, ano ba yun? Ha? Ano ba yun? Paumbong na amin. Okay, tama na, paumbong lang pala yun. Pinakurat yung amin. Hindi kasi iba yung apple cider vinegar. Ah, okay. Pero hindi naman malalim yun. Huwag kayo, kung magpapa-impress ka. Yung totoo nakaka-impress. Kasi pili ko lakas mga tabi ng apple cider eh. Yung nagpapa-impress ka, tapos isisingan mo ng apple cider vinegar. Kahit hindi naman siya. Kasalas na usapan. May singit lang ang apple cider. Nakakayamot yung mga. Kasi sa amin sa usawan lang talaga. Baka ka na sa usawan. Ah. Diba sa restaurant? Kuya, may sa usawan kayo. Oo naman. Malamang matik yung toyo mansija o kaya suka. Oo. Pag apple cider. Iba kasi yun. Iba yung ano daw, making ganun eh. Nun eh. Nabibingi ako ng konti eh. Apple cider. Meron pa nga, recently kumain ako sa Spiral. Oo. Tapos, yung nagsaserve, talagang ano siya, bibo siya eh. Parang, pag nakikita niya na konti na lang yung laman, tinatanong niya kung pwede niyang kunin. So, nung kumuha ako ng crab, tsaka ng hipon, matik sa parang, bago ako kumain, sabi niya, would like to, lemon kemon. Would you like to, kemon? Napapagap lang talaga tayong social eh. Minsan-minsan, jologs talaga tayo. Lemon kemon. Ganyan. Sure. Ganyan ako. Tapos pagbalik niya sa partner, may dala siyang warm water na may lemon sa bowl. Okay. Tapos sumitingin ako sa paligid. Tingin ako sa paligid. Paano ba ito ginagamit? Hindi, charot lang. Di ba may term siya na tinawag eh. Pero sa usa, ano siya, hugasan ng kamay. Buti hindi mo ininom. Nakalagay sa bowl eh. So indikasyon, buti nga hindi ko kinutsara. Akala mo libre sa bowl. Kinutsara. Nakakaloka talaga. Ay nako. Tapos ano, hindi may term kasi siya. Kaya ako naalala kasi parang, yun lang pala, lemon na may ano. Basta may term siyang ginamit, nakalimutan ko eh. Pero panghanaw siya na, di ba? Para pag nag-ano ka, naghihimay ka, hindi magiging mag-aamoy, tsaka hindi kadiri sa kamay. Oh. Warm water with lemon. Buti hindi mo nilitinimbla ng tea. Buti hindi ko binabara ng twinings. Kailangan yung misan sa social ka din. Oo. Kailangan yung mga ano. Yan, apple cider.
truffle oil. Kumuha kasi ako ng cheese. Oh. Ano sabi ko, what kind of cheese would you recommend? Mm. Sabi ko, tapos hanggang doon lang English ko. Yung sumunod doon, ayoko na masyado maalat ha. What kind of cheese would you recommend? Ayoko na maalat, friend ha. Tapos may sinabi siya mga iba't ibang cheese. Sabi niya, brie, siya, mechanis, okay. Okay, that one. Hindi ko na maulit eh. Tapos sabi niya, would you like to add kinamarut truffle oil? Kinamarut. So ikaw, sure. Sure. Tapos blinag ko nga yung partner. Sabi ko, pang mayaman. Since 1874. Iba din. Nakakaloko. Pero akala ko talaga pang mayaman, pang malakas pang mala, yung malakas apple cider. Yung apple cider. Dagdag mo na sa mga lista mo yung truffle oil partner. Hindi kasi pang mayaman yung truffle ha. Ang chips nga partner, pag may truffle, mas mahal siya eh. Di ba natandaan mo na nagluluto tayo for Maggie? Parang yung truffle oil, parang in-explain sa atin ni chef na parang mayaman lang yung bibili niya. Tapos parang ang tanong na mantika. Kaya parang ang tanong natin, paano kung hindi truffle oil yung gagamitin? Kasi iniisip natin yung, di ba, paano ano? Diba? Ako naalala ko din, nag-order kami ng pansit. Yung pansit sariwa. Sa amin, chami. Chami. Eh, social-social ang kasama ko. Mm. What's this? Coriander? Yan yun, partner. Coriander. Hindi apple cider. Kasi una sa lahat, apple cider, partner, mura lang. Huwag kang mayabang dyan. Baka mamay pa-social ka tapos may sigit mo yung apple cider, tatawa talaga. Nakakaloka yung apple cider. Do you have apple cider? Coriander. Oo. Sabi ko na po, coriander. Chami lang naman yung order natin. Ano siya? Ano? Lumpiang sariwa? Hindi. Sabi mo lumpia. Hindi. Sabi mo lumpia. Pansin yung sabi ko. Saan ang galing yung lumpia? Gutom na. Sabi ko pansit. Hindi, ano yun? Hindi, ang naalala ko. Coriander. Yung pansit, pangalan ng pansit yon. Hindi, pansahog sa pansit. Yung maraming gulay, parang ganyan, yung pampabango sa tokwa. Hindi ko talaga alam gulay. Yan. Basta parang ganun. Kasi I don't eat gulay, hello? Hindi, ang alam ko, yung colander. Alam mga islanders. Chinela. Yung colander part, yung pang ano, pang drain. Ah, okay. Ano yun? Sa panluluto yun. Ah, colander yung tawag. May nagsabi sa akin, pakiabot ng ano, kasama ko yung friend ko eh. Paabot ng colander. Alam ko na abot ko sa kanya. Colander? Inabot ko sa kanyang good thing. Inabot ko sa kanya yung good thing. Hindi ko makakalimutan. Inabot ko sa kanya yung thong. Yung thong part. Tapos kunyari naihiya. I mean, ko naihiya ko. Parang kunyari nalito ko. Marat ka na. Si ate kasi pa colander pa. Ilang beses na ako napahamak sa ganyang part. Di ba nga nung may ka-meetup ka sa ano, sa Resorts World? Yan na nga yung Resorts World na yun. Kumakalimutan yan. Vestibule. Let's meet at the vestibule. Si Nicole, tanong. Saan mo dito yung vestibule? Na restaurant. Inisip niya restaurant. Yung pala lobby. Nakakaloka, hindi ko makakalimutan. Gabi talaga yung mga ano, pa-social moments na hindi naman talaga social. Nakakapahamak. Nakakapahamak. Ay, yung ano, partner, nakita mo na ba yung parmesan bowl? Yung malaki siyang bowl na, yung malaki siyang, parang malaki siyang cheese. Sa mga hotel. So, nag-vlog ako, tapos sabi niya, would you like to, basta English kasi. Parang kung gusto ko daw ba na yung carbonara, dun ilalagay, tapos dun imimix. It's like, sure, why not? Eh, di binavlog-vlog ko, ganyan. So, sabi ko, so the whole thing is made of parmesan. Sabi ko, so usually po, how long bago maubos? So, sabi niya, mga ilang days lang daw. Sabi niya, because the whole ano is made of parmesan. Sabi ko, wow, ang dami. Ang laki niya eh, di ba? Tapos sabi ko, even this. Tanga, parang gaplanggana eh. Oo, ang laki niya. Tapos sabi ko, even this. Sabi niya, no ma'am, made of wax po yung labas. Tahiya ako din.
Why? Kalerke. O, siya kabisyo ha. Good luck po sa inyong pagpaplano kung saan man kayo mapupunta, saan man kayo kakain sa darating na Valentine's Day. Mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Mamaya last 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay, ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!